Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, lamang na ang kanagawa sa kupunan ng Aichi. At dahil ito sa magandang teamwork na ipinapakita ng kupunan ng Kanagawa, lalong-lalo na nila Sakuragi at Rukawa. Habang si Sakuragi naman ay nagawang mastilang kola sa kupunan ng Aichi at agad na ipinasa kay Rukawa na naging dahilan upang makagawa si Rukawa ng isang pambihirang slam dunk na talaga namang ikinabangha ng buong manonood at mga coaches sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 256 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung saan ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng slam dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 257 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sakuragi at Rukawa ng isang napakagandang koneksyon na naging dahilan upang makagawa sila ng puntos at maiangat na nila sa 6 na puntos ang kalamangan sa Aichi. At ang buong manonood ay nagsisimula ng magwala dahil sa tuwa, dahil sa ganda ng ipinapakitang laro ng Kanagawa, lalong-lalo na itong sila Sakuragi at Rukawa. Ayos! Napakaangas talaga nitong may number 11! Gumawa na naman siya ng isang reverse slam dunk! Grabe talaga! Hindi lang isang ordinaryong slam dunk ang kanyang ginawa, kundi gumawa pa ito ng isang slam dunk na talaga namang sobrang hirap gawin. Nakamanga talaga ito may number 11 ng Kanagawa. Napakahusay ng ipinapakita niyang galaw. Tapos dagdagan mo pa ng mga asahan ng kakampi katulad nito may number 10. Napakahusay niyang tumiming. Nakabilib silang lahat. Tumatayo ang balahibo ko sa tuwing nagpapakitang gilas yung dalawang yan. Yan ang sigawa ng mga mananood. Habang si Muroboshi naman ay napatitig ng seryoso kay Rukawa, sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. Naku po, lumalaki na ang kalamaan nila sa amin. Ngayon, 6 na ang lamang nila. Mukhang minaliit ko talaga ang kakayahan nila. Hindi ko kasi lubos sa kalain na makakagawa sila ng ganitong klaseng laro. Hindi ko talaga ito inaasahan. At oo, alam ko naman na kasama ko itong sila Morishige, Oka, Ken, Yuriji at itong si Ichiro. Tapos napakalaki na din ang improvement ko sa laro. Pero ang pinagtataka ko dito, kung bakit hindi pa din ito umuubra sa Kanagawa, kung bakit ba hanggang ngayon hindi namin sila matambakan at kami pa ang natatambakan nila. Hindi pwedeng laging ganito. Kailangan may gawin kami para mabawi ang kalamaan sa Kanagawa at kailangan gawin namin ang lahat upang kami ang magpatakbo sa laban na ito at hindi ang Kanagawa. Yan ang sabi ni Muroboshi. Sa kabilang banda naman, ang coach ng Aichi ay napilitan na naman na humingi ng isang timeout. At nang nasa bench na ang mga manlalaro ng Aichi, bigla namang sumigaw ang kanilang coach. At talaga namang sobrang naiinis ito dahil sa ipinapakitang laro ng kanyang mga manlalaro na para bang sila pa ang nagiging underdog sa laban na ito at hindi ang Kanagawa. Hoy Aichi! Gumising nga kayo! Ano ba ang inyong ginagawa? Tignan nyo! Lumalaki na ang kalamaan nila sa atin! At ngayon, 6 na ang lamang nila! Ano ba ang inyong ginagawa? At nagpapagbaya kayo sa laban! Kaasar! Hindi ko talaga sukat akalain na matatambakan kayo ng mga yan na kahit underdog sila sa laban na ito, nagagawa pa din nila tayong matambakan. Ano ba talaga nangyayari sa inyo? Magsalita nga kayo! Yan ang inis na sabi ng coach ng Aichi. Nang bigla nagsalita si Oka. Nagulat kami coach, at yan lamang talaga ang tanging masasabi ko sa'yo na binulat tayo ng Kanagawa. Hindi ito ang inaasahan natin sa laro nila. Naporket napakalaki ng ating improvement at nag-insayo tayo ng gusto, ang ibig sabihin na nun ay wala nang makakatalo sa atin. Pero nagkamali pala talaga tayo dahil itong may pulang buhok at itong si Rukawa ay talaga namang kakaiba ang laruan ngayon. Hindi sila katulad ng nasa inter-high pa kami dahil ibang-iba na talaga sila ngayon dahil meron na silang connection sa isa't isa. Isang connection na hindi nila ipinapakita noong nasa inter-high sila. Kaya naman, nagkamali talaga tayo ng kalkula sa kanilang dalawa. Yan ang sabi ni Oka. Nang bigla nagsalita na din itong si Ichiro. Tama nga si Oka coach, dahil nung nakaupo pa lamang ako at nanonood sa laban, nakikita ko na talaga na pambihira talaga ang connection ng dalawang yan. Yung may pulang buhok, pati yung may number 11 na jersey, pati yung may number 7 na maliit nilang manlalaro.
Napakabilis din itong kumilos at mahirap siyang abutan lalo na kapag nakabuelo ito. Tapos yung may number 4 naman, sobrang lakas ng pangangatawan pagdating sa ilalim ng basket at mahirap siyang kalabanin sa ilalim ng basket. Tapos itong si Jin ay talaga namang shooter na kapag pinabayaan mo siya sa 3, talaga namang hindi ito sasablay. Ngayon, ano kaya ang maaari natin gawin upang mapigilan sila? O meron kaya tayong magagawa para mapigilan sila? Yan naman ang sabi ni Ichiro. Habang ang coach na Aichi ay biglang napangiti, sabay tinapik ang braso ni Oka at Ichiro. Ano ba kayo? Kinakabahan ba kayo sa kanila? Kumalma lang kayo, nagjo-joke lang naman ako kanina. Akala niyo ba talaga kinakabahan ako sa kanila? Na porket nakalamang sila sa atin ay magbabago na ang takbo ng laban? Baka nakakalimutan niyo tayo ang Aichi, ang kupuna na mahirap tibagin. Ngayon, humanda na kayo Aichi, dahil meron na akong plano para pigilan sila. Yan ang sabi ng coach na Aichi. Habang si Morishige naman ay biglang napatayo, sabay tinanong ang kanilang coach. Talaga ba tiyo? Ano ba yung naiisip mo? Sabihin mo na sa amin na magawa na namin at madurog na namin ang mamanlalaro ng Kanagawa. Yan ang sabi ni Morishige. O sige Hiroshi, at kayong lahat, makinig kayo na mabuti. Dahil ito ang ating plano upang malabanan ng Kanagawa. At sa posisyon na ito, hindi natin sila papapuntusin pa. Dahil gagawa tayo ng depensa na talaga namang magpapahirap sa kanila. Ang depensa na hindi nila inaasahan. At ang depensa na magpapakaba sa mga manlalaro ng Kanagawa. At ang depensa na magpapabago sa sitwasyon ng laban na ito. Kaya naman, humanda na kayo. Dahil ang posisyon na ito ay para sa atin. Ikaw Ichiro, ikaw muna ang bahala sa loob. Kasama mo si Morishige at itong si Oka. Ikaw naman Muroboshi at ikaw Yuriji. Kayo naman ang bahala sa labas. Kailangan sa 3 lang kayo pumuesto. Hindi nyo kailangan tumira ng 2 points. Dahil puro 3 lamang ang ating papakawalan sa pagkakataon na ito. Hanggang sa makuha na natin ang kalamaan sa Kanagawa. Yan ang sabi ng coach na Aichi. Nang biglang pumito ang referee. Tapos na ang timeout ng Aichi. Ang mga manlalaro ng bawat kupunan ay magsipasok na sa loob ng court. Dahil sisimulan na ulit natin ang laro. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang agad na pumasok ang mga manlalaro ng dalawang kupunan sa loob ng court. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Aichi ang bola at dinadala na ito ni Muroboshi papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong lumapit kay Morishige. Hoy Morishige, ikaw muna ang magsilbing decoy sa loob ng basket. Ngayon, sa'yo ko muna ibibigay ang bola at ang gagawin mo lang ay umatake ng umatake sa depensa nila. At kapag nag-umpress na yan sa'yo, ito na ang pagkakataon natin para pumuntos. Dahil dito malilibre na ang mga shooter natin sa labas. Ngayon, kailangan mong maipakita sa Kanagawa na gagawa ka talaga ng puntos. Pero kung kaya mo naman pumuntos, edi pumuntos ka. Pero tandaan mo, ang tanging trabaho mo lamang ngayon dito ay ang akitin ng lahat ng manlalaro ng Kanagawa upang mapunta sa'yo ang atensyon nila. At kapag nangyari na yon, doon mo na ipasa ang bola sa kung sino ang libre sa amin ni Yuriji. Sige na Morishige, pumunta ka sa loob at sasamahan ka ni Ichiro. Kayong dalawa ang decoy sa laban na ito. Yan ang sabi ni Muroboshi. Sabay pasa ng bola dito kay Morishige. At nang hawak na ni Morishige ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Sakuragi. Kaya naman, Sakuragi laban kay Morishige ang ganap ngayon. Subalit, sa pagkakataon na ito, kay Morishige naman ang opensa at kay Sakuragi naman ang depensa. Yan! Yan ang gusto ko! Tayo na naman ang maghaharap sa ilalim ng basket. Ngayon, tignan natin kung sino nga ba talaga ang mas malakas sa ating dalawa. Pero ito lang ang tinitiyak ko sa iyo, Morishige, na hindi kita hayaan na makapunto sa depensa ko. Yan ang sabi ni Sakuragi, habang si Morishige naman ay agad na inatake ang depensa ni Sakuragi. At talaga namang binabangga niya ito ng paulit-ulit. At talaga namang sobrang lakas ang pagbangga ni Morishige kay Sakuragi. Habang si Ayako naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan at napasigaw ito ng malakas. Kanagawa! Tulungan niyo si Sakuragi dali! Hindi niya magagawang kayanin na mag-isa ang lakas si Morishige! At hindi maganda ang posisyon ni Sakuragi upang mapigilan niyo si Morishige! Kaya naman, tulungan niyo si Sakuragi! At baka makagawa ng puntos ang power forward ng Aichi! Yan ang sigaw ni Ayako na naging dahilan upang agad na tulungan ng mga manlalaro ng Kanagawa si Sakuragi. At talaga namang triniple team nila ang opensa nitong si Morishige na labis na ikinatuwa ni Morishige. Huli na kayo. Ngayon, siguradong puntos na ito. Dahil isa lamang akong decoy sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Morishige. Sabay pasa ng bola papunta kay Yuriji.
at ang hawak na ni Yuri G ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Jin. Habang si Yuri G naman ay agad ding umatake sa depensa ni Jin. At talaga namang kaliwat kanan ang kanyang ginagawang pag-atake sa ginagawang depensa ni Jin sa kanya. Nang biglang nag-step back ng sobrang bilis itong si Yuri G, sabay talon at tumira ng isang fadeaway mula sa 3-point lane. Nalabis na ikinagulat ni Jin, dahil hindi niya inaasahan na gagawa ng isang fadeaway itong si Yuri G sa mismong harapan niya. Ano? Isang fadeaway mula sa 3? Patay na! Hindi ko na ito maaabutan pa! Kaasar, sobrang bilis kasi ng ginagawa niyang opensa sa akin. Kaya naman, hindi ko ito magagawang sabayan pa. Yan ang inis na sabi ni Jin. Habang ang bolang itinira ni Yuri G ay agad na pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 3 puntos ang kalamaan ng kanagawa sa kanila. 81-84, 3 na lang ang labang na kanagawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 257 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at pag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.